Arabia, nagpunta po ako sa embassy natin upang humingi ng tulong, ngunit wala po silang nagawa. Ganito po ang pangyayari. Nang tumakas po ako sa aking amo dahil sa tinatangka po nila, pinapasok po nila ang kwarto mo ng kanyang tatay po, tumakas po ako at dumiretso po ako sa embassy. After po ng pagkapunta ko sa embassy, ginawa nila po ng mga dokumento, ngunit nag-file po ng kaso ang aking amo. Kaya gusto po nilang ipakulong ako. Nung dinala po ako sa SWA upang gawa ng travel docs, dinukot po nila ako. At dinukot po nila ako doon para dalhin sa Malascale, sa kulungan po ng mga kababaihan. Ngayon po, nung nandun po ako, nadetain po ako ng almost 2 years na wala pong hukom o wala pong sentensya, dahil napatunayan po sa hukuman na wala po akong kasalanan, dahil ang ipinipintang sa akin ng aking amo ay magnanakaw, pero hindi po, wala po akong kinuha kahit 1 real sa kanila. Kaya napatunayan ko po sa Malascale na wala po talaga akong ninakaw. Ngayon po, tinanong po ng pamunuan ng Malascale kung anong gagawin sa akin sa embassy. Ngunit ang sagot po ng embassy, dalhin ako sa Jawasan. Anak ng pating naman talaga. Alam niyo, tuwing napapanood ko itong video na ito ng ating mga kababayan na mga kababaihan na naabuso mula sa iba't ibang bahagi ng ating mundo, ay hindi ko po maiwasan na magalit, malungkot, dahil isa rin po ako biktima dito sa Riyadh, kaya kumulo naman ng dugo ko nang mapanood ko ito. Sa kapabayaan ng ating imbahada ay ito nga po, inabot ng mahigit 8 taon ang aking kaso dito sa Saudi Arabia. At hanggang ngayon na 2017 ay wala pa rin nangyari. At ang masakit ay gusto ko man umuwi ay hindi pwede. Gusto ko magtrabaho sa ibang kumpanya ay hindi rin pwede. Kasi nga po, undocumented po ako. Sa loob ng more than 8 years. Dahil nagsimula po itong kaso ko noong year 2008. So ngayon, nakita niyo po kung paano talaga ang kapabayaan ng ating mga empleyado dito sa imbahada ng Riyadh. At hindi lang dito, kasi nga hindi ko po pinakita sa inyo yung mga ibang video file ko na naabuso doon sa Bahrain. At umihingi ng tulong sa ating imbahada, ngunit wala rin ginawa ang ating imbahada. So, ito po ay talagang isinisisi ko po ito sa pamahalaan akin noon. Kasi nga, hindi po natin, baka sabihin niyo po na ito naman ay isisisi niyo kay Pangulo Duterte. Dahil kung tutusin, wala siyang alam dito sa kaso ko. Ngayon pa lang po na gusto ko magpahiwatig sa kanya, gusto ko ipahiwatig sa kanya, maging si La Tulfo Brothers, gusto ko po na malaman nyo na ako po ay nagkaroon ng kaso dito sa Saudi Arabia, gawa ng niloko po ako ng aking sponsor. Hindi niya binayaran yung aming napagkasunduan na nakasaad sa kontrata, at sa halip na bayaran niya ako ay kinumpiska po ang aking residence permit kasama ng aking passport. So hanggang ngayon hindi pa rin nababawi, at ipinaglaban ko po ang aking kaso ay hanggat sa nakatanggap po ako ng visa slip na nakasaad doon na ang amo ko ay paid.
Pero kung itanong mo naman sa imbada, baka sabihin nila, ang ibig sabihin nun ay settle. So ngayon, ipalagay natin settle. So hanggang ngayon po, inihintay ko na makuha nila yung papel bilang patunay na nagkaroon talaga ng conclusion, final decision. Kaya kung magpo-provide sila, sigurado nilang totoo. Kasi nga, baka pina-verify ko doon sa special rights hanggang civil rights. Kaya doon sa may court of appeal, kasi nga lahat po mga yan, napuntahan ko yan. Ha? Napuntahan ko po yan na mag-iisa ako, walang sumama sa akin, iisa man lang sa ating mga tagapatnubay. Gaya ng imbahada o uwa, Diyos Apolo, wala po silang ginawa. Kundi pinakikiusap ko po sa kanila ay para uuwi ako na maluwag ang dibdib ko na napatunayan na ibig sabihin ay talo ako sa kaso, ay makuha nila yung tinatawag kong conclusion, final decision. Ha? Eh hanggang ngayon wala pa rin po. Ngayon ang tanong ko, ano ba talaga ang ginagawa ng mga taga-imbahada? Katulad nitong mga itong nagreklamong babae. Pwede po ba yun? Tumakbo sa inyo, tapos nirefer nyo sila siya sa suwa, pagkatapos nung pinadukot ng amo ulit at pinakulong. Ngayon na yung sa kanya, yung tinanong kayo ng pamunuan ng Malas Jail, kung anong gagawin sa kanya, idadali sa, ang sabi niyo, dadali sa Jawasat. Anak ng pating talaga, mga walang silbi. Paano nangyari yun? Samantala, kayo naman ang tinanong. Eh bakit hindi ka nag-provide ng ticket? Tapos, yung travel document na doon kayo pinakamagaling at hindi pinauwi. Eh may hukom ng araw eh. Eh bakit nanidyan pa kayo hanggang ngayon? Hmm? Wala na si Aquino ngayon eh, pinagmamalaki nyo eh. Wala na si ambassador dyan. Na si Tago, na walang ginawa kundi magtago. Anak ng pating. Alam niyo po, sa totoo lang, ang talagang pinupuri ko, ha? Na wala kong masabi na naabutan ko dyan ambassador, si Villamor. Doon mo talaga makikita. Talagang may puso siya, concern siya sa mga tao, ha? Na mga OFW. Dahil ang nakikita ko pag nandun ako sa loob ng imbahada at pag madaanan niya yung bago sa mukha niya, hindi naman empleyado, babae man o lalaki, kaya doon ako saludo. Sir Villamor, saludo po ako sa inyo. Tatanungin niya, kabayan, bakit nandito ka? Anong tinanong, may paglilingkod namin sa'yo? May problema ka ba? Yun lang po ay nakakataba ng puso, sa totoo lang. Pero ito naman nung nandyan ang itinalaga ni Noynoy Aquino. Ha? Na pag makita yung mga tao dyan na hindi naman sa hindi naman kasama sa kanya mga empleyado, eh, taas noo at babatiin yung mga tao niya. Ang laki pa ng gusis. Cripple Hall! Anak ng patig. Kaya sa akin po, itong sasabihin ko ay hindi po ibig sabihin ay ako ay gumagawa ng aking panukala. Kasi wala po akong karapatan upang manukala. Dahil una, hindi ako senator. Pangalawa, hindi po ako congressman. So ang karapatan ko po ay mag-suggest para sa kaligtasan ng ating mga kababayan, ng mga kababaihan, OFW, dahil hindi rin po natin sila mapigil. Dahil sabihin natin ang totoo, doon sila nasanay. At kahirapan ang buhay sa Pilipinas. So, ang ginagawa nila, ha, kahit kumbinsin sila ng agency na ito ang sasabihin mo, ha, doon sa immigration, paglalabas ka. So, gagawin po niya yun, makalabas lang sa ating bansa. Kung sa bagay, nasa kanila yun dahil hindi po natin sila, tulad ng sinabi ko na hindi natin sila masisi dahil sa kahirapan ng buhay sa ating bansa.
So para sa akin, suggestion ko lang po. Sana makarating po sa inyo na sa Department of Foreign Affairs kasama na doon sa OWA. Na sana po kung mangyari lang sana para magkaroon ng trabaho ang ating mga empleyado dito na inyong itinalaga sa embahada sa OWA tapos dito sa Pulo. Ha? Pulo OWA. Ay para po sa kasiptihan ng ating mga kababaihan na nagsisipag abroad, lalo na yung mga kasambahay, ay sana po tuwing dumarating sila dito sa airport ay ang magsasalubong sa kanila ay empleyado ng embahada. O di kaya ay empleyado ng Pulo OWA. Upang sa ganun ay sila na mismo ang mag kung baga sa ano mag-handover doon. Parang ganun ba yun? Sa kanyang sponsor. Sila mismo ang magbibigay doon sa sponsor. Sabay, sasama sila doon sa bahay ng sponsor. Para sa ganun, makita naman ng mga Arabo, ng mga karamihan, hindi po naman nila lahat, karamihan, mga demonyo dahil mag-hire ng Pilipina o di kaya Indonesia para lang pagpraktisan bugbugin o di kaya banlian, plansahin ng likod. Di po ba? Kasi nga, nangyari na ito eh. Kaya hindi ko nila lahat dahil kung may mag-react naman sa mga Saudi, meron akong ipapakita na talagang nangyayari na yun sa kanilang bansa. Di po ba? Ngayon, kausapin, pag nandoon na sa bahay, pag magtanong yung ano, bakit kailangan pa sumama? Kasi gusto po namin malaman kung saan ang bahay mo. At ang Pilipina na ito, nakasambahay mo, ay huwag mong higpitan, bigyan mo ng cellphone. Karapatan niya yun. O di kaya ay huwag niyong higpitan, gumamit dyan sa inyong telepono. Dahil every 2 weeks or 3 weeks, imomonitor namin yan, kukuntakin namin. Pag hindi namin makontak yan, ibig sabihin, may nangyari sa kanya at pupuntahan namin ng bahay mo, kaya namin inalam dahil babawiin namin siya at blacklisted kayo sa Pilipinas. Lahat kayong familia never na makapag-hire ng Pilipina bilang kasambahay. Kung yun po ay mangyari, ay talaga po pwede mangyari na 0% po ang ma-abuse ng mga kababayan natin. Walang rape, walang magaganap na bugbugan. Oo, dahil pag nasampula sila. Ngayon, kung sasabihin naman ninyo na bawal ang ganun, ha? Eh bakit hindi gawin na isama sa agreement between Philippine government ang Saudi government o saan man bansa. Isama na sa agreement 'yon. Ha? Kung ayaw nila, ibalik natin sa kanila yung kanilang mga gawain sa mga binibiktima nilang mga nagsisipag abroad na mga doctors or engineers na ang lagi nilang sinasabi, sabi nila, take it or leave it. Di po ba? Ano ang ibig kong sabihin? Ang mga kababayan naman natin, ang mga engineers, mga doctors, nagsisipag abroad, pipirma sila ng kanilang kontrata sa Pilipinas. At ang sahod nila ay ipalagay natin, 15,000 sa doctors. Ha? O di kaya ay 15,000 sa engineers, sa mga consultant. So pagdating dito, sa halip na 15,000 ang inaasahan nila, magiging 10,000 na lang. Nangyayari po ito. Kasana po, ito ay magawaan ng paraan ng ating gobyerno upang sa ganun ay maiwasan ng pambibiktima sa mga nagsisipag abroad na mga taga-atin, kawawa naman po sila. So, ang nangyayari ngayon, pag nandito si engineers, o di kaya si doctor, tapos, sasabihin sa kanila, ito na lang sahod mo, tal, nandito ka rin man lang eh. Di po ba? Pero tama, nandito siya. So, ayaw niya sa gusto niya, labag man sa kanyang kalooban, tatanggapin niya. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, hindi ko naman nila lahat. Ang iba, makaalis man lang. Nagsangla o di kaya nangutang. Nangutang, tapos ang kanyang naipundar, ginawang collateral doon sa kanyang inutang. So, paano ngayon?
Sabi niya, tanggapin ko na lang ito. Kasi nga, sana kung babalik ako, sana ako kukuha ng aking pambayad. Nawala na yung mga kayamanan ko na isinangla ko. So, ganun po ang lagi nangyayari. Kaya, pwede rin mangyari na kung ayaw ng Saudi government ang gustong agreement ng Philippine government, itong same mangyari, ang sasalubong sa airport, sa mga kasambahay ay taga-imbahada. At sasama sila doon sa bahay nyo para malaman kung saan kayo nakatira. At obligado nyo bibigyan ng cellphone. Obligado nyo, ha, na pagkatinawagan namin yung landline ninyo ay kailangan ipakausap nyo sa amin. Kung hindi, pupuntahan namin at kukunin namin siya, babawiin namin. Ha? So, i-blacklisted namin kayo. Pag ito po ay mangyari sa totoo lang, napakaganda pong kalalagyan sa ating mga kababayan. Hindi na po kailangan na humantong pa sa masaktan, katulad nitong nasa file kong video, masaktan, maplansya ang likod, nabuhay pa, mabanlian, ma-rape, bago, ibig sabihin, bago natin sila ma-rescuehan. Bakit kailangan po humantong ng ganun? May masaktan pa. Di po ba may paraan para walang masaktan? Upang sa ganun ay magkaroon naman ng trabaho ang forma lang ng mga taga-imbahada. Para hindi nasasayang, kinukontribute sa kanila ng ating mga kababayan. Dahil huwag nyo po sila minamaliit dahil inisip nyo. Kasi medyo maganda tingnan, pag, maganda pakinggan pag tinawag na kasambahay. Oo. Sa inyo, baka tawag nyo sa kanila, katulong, mababa. Hindi po. Marangal lang kanilang trabaho, hindi po sila exempted sa contribution na pinapasahod sa inyo. Hindi po. Maliban lang kung hindi sila nagpapadala ng pera. Ha? Di kaya magpadala mas lang ng pera sa kanilang mga kaibigan at pag natanggap ng kanilang mga pamilya. Di po ba? Doon po pinamimili sa Sabah, Malaysia, labas ng Pilipinas, yun po, ay talagang exempted sa tax. Pero pag dyan po ginamit sa Pilipinas ang kanilang pinadalang pera, kahit papaano po, nakakaambag sila sa pinapasahod sa inyo. Kaya yun po ang tandaan nyo. So, kung kayo naman ay magagalit sa akin, nasaan nyo yan? Dahil una, binigyan ko kayo ng pagkakataon. Ha? Binigyan ko ng pagkakataon na lumapit sa inyo muli dahil nga alam ko na wala dyan si Ambassador Tagu. Paglapit ko dyan sa inyo, sumulat po ako kay Kunjin, Consul General. Ha? Pagkatapos nun, parang pagkakaalam ko, hindi si Kunjin ito eh. Pagkakaalam ko yung nandoon sa consulate office, pinersonal niyo po ako. Dahil doon sa unang speech ko na naatake ko kayo. Di po ba? Pero hindi niyo ako masisisi dahil nga ano bang gagawin ko? Tekom lang ang bibig ko. Hindi ko sasabihin ang aking, hindi ko sasabihin ang para sa aking karapatan. Ngayon, kung naatake ko man kayo, uulitin ko, wala akong pakialam dahil hindi ko nakasalanan yun. Kung nagsalita ako ulit ngayon, wala akong pakialam. Hindi ko kasalanan yun. O, di po ba? Kasi nga, alam ko na personal ninyo ako. Pero pagsisihan nyo yan eh. Bakit? Wala naman dapat personal lang sa trabaho ninyo eh. Kung ano man ang sinabi ko, alam nyo tama ako. Tanggapin nyo. Dahil kung alam nyo hindi ako tama, bakit hindi na ako ipakulong? Ha? Nandito nga ako eh, pumupunta nga ako sa inyo. Di po ba? Kaya, alam kong alam nyo na hindi kayo makakilos dahil nasa tama ako. May mga dokumento akong hawak bilang patunay na totoo ang mga paratang ko sa inyo. So ngayon, kung gagawa naman kayo ng paraan, gusto niyo ko itomba dahil nagsalita ako muli, okay lang sa akin yun, walang problema. Walang problema, anytime magagawa ninyo eh. Kung gusto niyo ko ipatumba, bakit hindi niyo magagawa? Malaya kayo. Walang pumipigil sa inyo. Pero tandaan nyo, ha?
Ang itutumban nyo ay hindi po pipitsugin. Hindi po ako pipitsugin. Baka akala nyo, kung ganito lang ako, pipitsugin akong pamilya. Hmm? Kaya para malaman nyo, ito, magsasalita ako ng Maranao. Para alam ng mga kamag-anak ko kung sino ako na madidisgrasya kung ipapatumban nyo ako. Hmm? Salamu alaikum. Salamu na mga tunganayakan. Sa akin si Omar, awata imakaindig. At si makaindig, nawata imakapudi, na si makapudi, nawata e limbutong agusi asinar. Hmm. Uba ko kay disgrasya na, saan doon ni Mataurod? Ha? Luba niyo, ang tao ang pamilya, imisusugat ako. Nanta imaasayin siya sa imbasi, wata mga pamilya. Hmm? Ano mga tungan na isan, nanayahan niyo lupita. Hmm? Katawan niyo nung tayong mga tungan na isan. Ayan niyo lupita, wanta unun. An, runyo pang degaw, wanta wa unun, ni miyaka kaidraran. Hmm. Na iman to, na nakiatawan niyo, na naskanod ni mata urod. O antawa ako ato na ikibubutadakan sa maruhumsar. Ato na ikibubutadakan sa dipatuan. Ato na ikibubutadakan sa maruhum adil. Ato na ikibubutadakan sa guro. Ato na ikibubutadakan sa balindong. Hmm? Na nasumangap inaak na ba eh. Na na, ato na ikibubutadakan kiran. Mga pagariwamak na dato. Hmm? Onde sira matatawag iman to nakataon ni onde sira mi kakalat sa interior dunia. Nasir kanud mi atimo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.